Hello guys! Good morning! Kumusta tayong lahat? I hope na okay tayong lahat ngayong araw na to guys. So, ngayon guys, meron tayong pag-uusapan kasi maraming nagtatanong sa akin, matagal na daw akong nag-work dito sa Taiwan, ano daw yung mga nagustuhan ko dito sa Taiwan? So, yun ang ating pag-uusapan ngayon guys. Hi guys, dito na ulit ako guys. Ayun nga, nandun na. Yun. Ang ating pag-uusapan is about pa rin dito sa Taiwan. So, kung mapapansin nyo guys, medyo nagpaganda tayo ng hair ngayon. Charot! Medyo nagpaiba tayo ng kulay ngayon ng hair. Wala lang, para lang maiba yung ating para naman pag tingin nyo sa akin, iba naman. Medyo nabago. Medyo nabago yung ating pagmumukha, pero ganun pa rin. Ganun pa rin ang mukha na bago lang yung buhok. So, ayun guys. Ang pag-uusapan natin is about sa kung ano daw yung mga bagay na mga nagustuhan ko dito sa Taiwan nung ako ay mag-work dito. Yung mga napapansin ko na same na tinatanong sa atin ng ating mga subscribers. So, ang number one na pinaka number one talaga guys na nagustuhan ko dito is alam nyo kung bakit ko talaga nagustuhan kasi malakas yung ano nila, yung number one, yun talaga yung pinaka the best. Malakas yung internet connection nila dito sa Taiwan. So, kung mapapansin nyo guys dito, sa labas, sa mga hospital, sa mga 7-Eleven, yan, meron din yan ang mga free wifi na nagagamit. Kasi, yun nga, malakas yung wifi. At saka dito, guys, kaming mga OFW, pag meron kami nabibili dito na card na for 1 month, meron din na for 1 year. So, for 1 month, ang price nun is nasa 600 plus NT dollar. So, sa pera natin yun is nasa 800, ganon. Tapos, yun namang 1 year, pwede ka bumili ng for 1 year, nasa 3,000 plus. So, sa peso is nasa 5,000 plus yun, guys. So, napakalaki ng matitipid mo, guys. Pwede kang gumamit ng kahit anong application, kahit manood ka pa ng kung ano-ano. Hindi babagal yung ano mo, yung net mo. Wala, ano talaga, super, super ganda at super, bilis ng wifi dito sa Taiwan. Yun ang napaka gandang yun yung akin nagustuhan number one dito sa Taiwan. And then number two is kung napapansin ako kasi matagal na nga dito, wala akong nababalitaan na hindi katulad sa atin na mayroong mga patayan, maraming patayan, mga kabataan na maaga na mga nire-rape or ano, kasi mababa yung kaso or krimen dito sa Taiwan. Mababa yung ano nila. So, wala akong nababal. Meron din, kaya lang, hindi talaga ganun katulad sa atin na talagang grabe ang patayan. Nando tayo sa, ano, sa krimen. Mababa nga yung kaso ng krimen dito sa Taiwan. Nakakalungkot kasi sa atin talaga. Naku, mga bata na, ang babata pa na nare-rape. Minsan pa yung, ano, kapwa mo, pamilya, yung nare-rape. Dito kasi, meron din ako nabalitaan, kaya lang, hindi ganun katulad sa atin talaga yung mga kaso ng krimen dito. Napakababa ng kaso ng krimen dito sa Taiwan. And then, number 3, guys, is walang traffic. Yan. Hindi, nakaranas din dito, nakakaranas din ng traffic, pero siguro mga wala pang 10 minutes kasi may mga traffic lights naman dito. So, wala pang 10 minutes or hanggang 15 minutes, okay na yung tatakbo na. Hindi katulad sa atin, aabutin ka ng siyam-syam bago makaalis sa kalsada, bago umusad yung mga sasakyan. Yan, ganyan dito. So, yung mga nagbabalak gusto magtrabaho dito, ayun. Ayan yung mga isang bagay na nagustuhan ko. And then number 4 is yun yung napansin ko bilang isang nagkatrabaho nga ako sa bahay. Ang mga tao dito guys is
yung pang magagalang sila. Pag nakita mo sila, pag nakasalubong mo sila, kahit nga hindi mo sila masyadong kilala pa, is babatiin kanila ng kanilang ano, yung batiin kanila ng good morning, kumusta ka, ayan. Babatiin kanila at saka magagalang yung mga tao dito sa Taiwan. So, number 5 na tayo, guys. Number 5 is walang brownout. Yan, walang brownout. Hindi ako nakaranas dito na nag-brownout. Nakaranas din ako isang beses, siguro mga 10 minutes lang o 20 minutes, yan. Sabi ko, ang galing talaga dito. Kasi sa atin talaga, super, super ang brownout lagi. Hindi yung ano talaga. Minsan inaabot pa lalo pag may bagyo, diba? So, pag may bagyo or ano, ayan, naabutin ng ilang araw na walang ilaw. Kaya, naku po, hassle talaga dito. Wala. Pag minsan nakaranas ako, bagyo din. Walang kuryente, pero at least, ano, mga hindi aabutin ng oras na wala talaga. Yan ang pinaka the best. So, hindi nagbo-brown out dito sa Taiwan. And then number 6 is yung mga tao dito, lalo na yung mga wakyaw. Yung mga half Chinese, yung mga kamag-anak nila na halimbawa yung mga magulang nila, is madali silang kumita ng pera. Alam niyo kung bakit, guys? Kasi sila pwede silang mag-part-time, pwede silang kumuha ng mga part-time work dito sa Taiwan. Ayan guys, nandun tayo sa ano, sa yung madaling kumita ng pera. So, yun nga mga wakyaw na sinasabi ko. Madali silang makakuha ng work dito sa Taiwan. Kasi nga, after ng work nila, pwede silang kumuha ng other work or mag part-time sila sa ibang yung pwedeng mapagtrabahuhan. Ayan, pwede sila. Madaling kumita ng pera. Diba? Yun napapansin ko, lalo na kung ikaw ay, yun nga, wakyaw. Pwede rin siguro sa amin, kaya lang bawal eh, hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali mag part-time dito. So, number 7 is yung klema dito sa Taiwan. Yan, the best. Hindi dito kasi mainit, ng sobrang-sobra talagang init. Every July at saka August. August talaga yung napakainit na panahon dito, yung sobrang init. Pero after nyan, hindi na ganun kainit na katulad sa atin. Then, number 8 is yung mga tao dito, guys, is super disiplinado. Alam nyo kung bakit. Kasi dito, hindi kayo makakita ng mga tao na kung saan-saan lang tinatapon yung kanilang mga basura. Puro mga ano dito mga tao, may yung bang talagang madisiplina, hindi katulad sa atin na tapon dito, tapon doon. Tapos yung mga basura dito is same sa atin din naman, may ganoon na dinedes yung magkakaano ba yung mga basura, pinaghihiwalay. Pero dito talaga hindi ka pwede, tsaka kahit saan ka pumunta sa mga park or ano, marami diyang nakalagay talaga yung mga basura, hindi ka po pwede magtapon kung saan-saan. Yan, tapos dito yung mga ano, bawal din na ikaw ay naninigarilyo lang kung saan-saan place. Meron talagang place na dun ka maninigarilyo. So, yun ang the best dito sa Taiwan. Yung mga bagay na nagugustuhan. Yung mga bagay na nagustuhan ko. So, yung mga magpaplano na magpunta dito sa Taiwan. Ayan, the best dito sa Taiwan. And then, number 9 is yung ano, dito guys, wala ditong ano, yung discrimination ba, yung mga no eh, yung mga halimbawa sa atin kasi ang mga magtatrabaho, yan yung walang eh, yung may mga hinahanapan ng edad, pag ikaw ay medyo may edad na talaga, wala, hindi ka na makakapagtrabaho, hindi ka na makakapasok ng trabaho dito, walang pakialaman talaga kahit anong age mo, basta kaya mong magtrabaho, pwede. Basta kaya mo. At, ayan, basta nakikita nila na okay ang trabaho, okay ka, makakapagtrabaho ka ng ayos, pwede. Kasi dito kahit saan ka pumunta talaga, kahit 7-Eleven or mga ano, ang mga nagtatrabaho dito, hindi katulad sa atin ng mga bata. Makikita mo mga matatanda na yung mga nagtatrabaho. Basta kaya nila yung trabaho, okay dito. Ganun kaganda dito.
Hindi katulad sa atin na talagang ikaw ay tatanong ano yung kapa, ilang taong ka na ba, basta. Pero sa ngayon, medyo nag-iiba na yung, nag-i-improve na yung ano natin sa Pilipinas. Kasi nga, dahil nang okay yung pamamalakad ng ating president ngayon. So, sana magtuloy-tuloy, sana maging kaparehas din ng ano, ng Taiwan, ang Pilipinas. Kasi, pag naging ganon is, the best hindi na tayo maging ibang bansa pa para hindi natin maiwan yung ating mga pamilya, di ba? So sana naman sana pagdating ng araw, pagdating ng tamang ano, maging ganun din ang pamamalakad sa atin na yung walang no age discrimination ba, yung hindi ka hahanapan ng edad, basta kaya mong magtrabaho, okay. Ganun dito eh. Kaya ang mga tao dito talaga, mga masisipag, at saka ayun, kahit nga ikaw ay medyo may edad na talaga at kaya mo magtrabaho is pwede. Pero pag ikaw ay yung may sakit na talaga, ano, hindi na talaga po pwede yun. And then number 10, the last na nagustuhan ko is yung health card. Pag ikaw ay may health card, lahat ng ano dito is merong insurance or may health card na tinatawag. So, kahit mga OFW man or mga Taiwanese, yan lahat ay merong health card. Kami kasi dito is meron, may binabayaran kami na health card na every month na kinakatas sa sahod namin. So, napakalaki po ng tulong yung health card sa aming mga OFW kasi pag kami nagkasakit, punta ka lang sa ano, pa-check up ka lang, malaki yung bawas. Malaki yung bawas sa pag ikaw ay ano, magbabayad ka lang ng 100 NT, magbabayad ka lang ng 50 NT or 200, ganun. Depende sa case ng sakit mo. Kasi ako dati, nagpa-check up ako hospital. Sumakit chan-chan ko, 200 lang yung binayaran ko at libre na yung gamot lahat. Hindi katulad sa atin na nako po, sobra. Pag ikaw ay nagpa-check up, pagka mahal-mahal, tas lahat pa ng gamot, bibilin mo, abutin ng 1,000. Naku, sana dumating yung panahon na ganun din ang mangyari sa atin sa Pilipinas. Yung hindi talaga tayo sisingalan ng malaki at ganun din. Ayun guys, tandaan sa ano, sa health card. So sana pagdating ng panahon magkaganon din sa atin na hindi yung kasi sa atin talaga mahirap na, lalo pa tayong maghihirap kasi nga ganun. Kaya pag nagpa-check up ka talaga, ang mahal ng bayad, tapos bibilhin mo pa yung doktor, bibilhin mo pa yung gamot. Yung gamot, 'di ba? Pag nagpa-check up tayo sa atin sa Pilipinas, babayad ka pa sa check-up. Tapos, may reseta ng gamot, bibilin mo. Mahal-mahal kaya ng gamot sa butika. Nako, Diyos ko po. O sana magkaroon sa atin, maging ganun din sa atin na same dito sa Taiwan. Na pag may health card ka, yun ang gagamitin mo. Magbabayad ka rin. Magbabayad, syempre, monthly. Pero sana, ganun din na. Pag ikaw ay nagpa-check-up, medyo mura yung babayaran mo. Tapos, ganun, libre na din ang gamot, diba? So, napakalaking tulong nun, di ba, sa atin sa Pilipinas. Kung ganun ang mangyayari, same dito sa Taiwan. So, ayun lang guys ang sa pambagay na nagustuhan ko at may i-share ko sa inyo yung mga nagtatanong sa akin, yung mga subscriber ko na nagtatanong. Bakit, ano ba dahil, ano ba yung nagustuhan mo dyan? Bakit ang tagal-tagal mo na nag-work dyan? Yan, tinatanong mo. So, yun yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa Taiwan. At ganun din siguro yung iba. Yun ang napapansin ko na the best na ano dito sa Taiwan. The best na ibig sabihin yung mga nagugustuhan talaga. Paulit-ulit lang ako guys. So, ayun lang guys. Meron ko sinulat ko kasi ang mga bagay na nagustuhan ko dito sa Taiwan. So, yun lang at yun nga. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, don't forget to subscribe to my channel, guys. And, pa-hit na din po ng notification bell para updated tayo sa lahat ng mga video na pinopost ko. At, thanks sa lahat ng mga subscriber ko, guys. So, yun lang, guys. And, God bless sa ating lahat.